And now, it's time for SPG. As in, super back and earn secret file. Tikman ko raw lahat habang naka-blindfold ako, sabi ng girlfriend ko. Babala, oras ng merienda ngayon. Kung kayo ay nakikinig ngayon, eh hihinto nyo muna ang inyong pagkain. Hi DJ Rocky. Ang kwento kong ito ay inakala kong masayang pangyayari sa buhay ko. Yung pala'y nagkakamali ako. Itago mo ko sa pangalang Chocolate. At ito ang aking Yaks na SPG. As in, Super Pac-Nern Secret File. Ganito kasi yun. Mag-iisang taon ko ng girlfriend, si Hershey. Nanunood kami noon ng 50 Shades of Grey. Eksenang pet malu. Naka-blindfold. Tapos, pinaliligaya ni boy yung girl. Tinanong ko sa girlfriend ko kung gusto niyang gayahin ang eksena. At ang sabi niya, ayoko, gusto ko ikaw yung pinapaligaya ko. Ay nga pala, may ipapa-challenge ako sa iyo, love. Sabi ko naman, ano yun, love? Sumagot naman siya ng free taste challenge. Dapat titikman mo lahat, ha? Pagkain, pati ako. Tapos sa isip-isip ko noon, yun! Napaka-exciting naman ang gagawin namin. Ang nasa isip ko, nako, mas masarap pa ang pagkain. Basta yun na yun. Sasarapan ko talaga. At sabi ko na lang, love, sige, payag ako sa gusto mo. Pero basta maligo kang maigi, ha? Baka kasi dumi na yung matikman ko. Libag mo pala. Biro ko sa kanya. So eto na. Araw na na nakatakdang gawin namin na ang dapat namin gawin. Nasa bahay kami noon. At doon kami nakatakdang gumawa ng milagro. Hapon na dumating si Hershey. Dala niya ang tali pang blindfold, mga pagkain at inumin. Bago namin gawin yung eksena ng 50 Shades, kumain muna kami. Tapos naligo siya dahil nag-amoy pawis na siya. Ang gusto niya, ma-enjoy ko raw lahat. So paglabas niya ng banyo, dun na nagsimula ang sisiran namin sa aming mga labi. Tinanggal na namin ang mga sagabal sa aming katawan, paunti-unti. Tapos nagpunta na kami sa kwarto ko habang nag-LP-LP. Kinausap niya ako, sabi niya, itatali na kita. So kinuha niya na ang tali at itinali niya ang mga kamay ko at pa ako sa kama habang nakahiga ako. Buti na nga lang may talian sa gilid ng kama at saka dun sa dingding. Tapos kinuha niya yung pagkain, pizza at saka ice cream. At ang sabi niya, eto raw yung ipapatikim niya sa akin. So eto na, bago niya ako i-blindfold, sabi niya, handa ka na ba? At sumigaw ako ng, handang-handa na! Tapos sinuot niya na sa akin yung blindfold. Tapos yun, hinalikan niya ako sa labi, leeg, tapos pababa ng pababa. Hanggang sa, naglalakbay na siya. Napupunta na siya ng Amerika, North Caloocan, at kung saan-saan. Hanggang sa nakarating na kay Junjun. Mga ilang saglit, free taste na. Sabi niya, kung mahal mo ko, tikman mo lahat ng ipapakain ko sa iyo, ha? Ayun, tuwang-tuwa ako sa gagawin ko. Una, pinakain niya muna yung ice cream. Pangalawa, yung pizza. Tapos soft drinks. Tapos eto na, tanong niya sa akin, nabusog ka ba? Sabi ko, hindi pa eh. Ikaw lang talaga ang gusto kong namnami. Sabi niya, edi, go na. You may eat me. Exciting na yung gagawin niya sa akin. So,
tinapat niya na sa akin ang dalawang kambal na Mount Mayon at Mount Arayat. Woo! Ang sarap, sarap, sarap! Ibang klase talaga pag kambal ang tinapay. At ito na nga ang pinakainihintay ko. Tinapat niya na ang perlas ng silanganan doon sa aking bibig. At ayun, enjoy na enjoy siya. At dito na nagsimulang ng magimbal ang buhay ko. Hindi ko inaasahan dahil pagkatapos ng perlas niya ay may kailangan pa siya na ipadila sa akin. Pagkadila ko ay may naramdaman ako. Nagulat ako na sa kabilang butas pala ang naididila. At ang sumunod na pangyayari ay hindi ko talaga inaasahan dahil may biglang lumabas na mabahong tsokolate na galing sa ano niya. At direktang nakain ko yung mabahong tsokolate. Maluha-luha akong nasusuka kahit naka-blindfold ako. Agad naman siyang umalis. Napigtal ko ang pagkakatali sa akin. At pagtanggal ko sa pagkakatali ay mabilis na nakalis ang girlfriend ko. Nawala siya ng parang bula. Naligo na lang ako at nagsipilyo para mawala ang lasa at mabawang tsokolate niya. Nandidiri pa rin ako sa ginawa sa akin ng walang yakong girlfriend. At after mangyari yon, nakipag-break agad ako. Binlock ko siya sa lahat ng social media accounts niya. At ayoko na siyang kausapin pa. Dead man na lang ako kung sakaling magkita kami. At sa ngayon, wala na kami. Matagal na kaming wala. At ayoko makipagkita sa kanya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya sa akin. Kung sakaling itutuloy pa ang relasyon namin, baka wiwi at pupo ang araw-araw naming merienda. Ito ang aking bangungot na nakaraan. Ay, sukang-suka ako. Ayoko nun. Torshi, kung asan ka man ngayon, dyan ka na lang. Ayoko nang ginawa mo sa akin. Maghanap ka na lang ng matinong papa sa sayo. Bahala ka sa buhay mo, yung papayag sa'yo sa mga gusto mo. Ako'y maghahanap na lang ng matinong girlfriend. Salamat po sa pagbabasa, DJ Rocky. At sana kinaya po ninyo ang nakakadiri kong kwento. Muli, ako si Chocolate at ito ang aking SPG. As in, Super Partnern Secret. Wow. Always your number one SM Radio Station. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.